Hi guys, welcome back again sa ating YouTube channel, No The Action Man. Una sa lahat, may ganap shout out po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa videong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So may gusto lang po ako na i-share sa inyo mga ka-action, no? At atin po itong pag-usapan, magpalit-palitan po tayo ng ating mga kuro-kuro, mga ka-action, no? Siya po ang nakikita niyo po sa screen, si Senadora Aimee Marcos po, mga ka-action. Pero bago po natin pakinggan ang kanyang pahayag, mga ka-action, no? Gusto ko lang po i-share sa inyo ang sarili, ang nasa psycho ko sa dalawang ito, na si First Lady at saka ito si Senadora Aimee Marcos, na para bang may something o may tampuhan o may galit-galitan. Kasi mga ka-action, ito sarili ko po itong opinion, mga ka-action, sa nakikita ko lang po sa mga balita, no? Kasi ito si Mr. President Bongbong Marcos, madalas po ito pumunta sa iba't ibang party ng bansa, mga ka-action. At isang beses ko lang po ito nakita si Aimee Marcos na sumama, no? Siguro kung hindi ako magkakamali, mga ka-action, sa bansang China, doon kasama si Aimee Marcos. Pero sa iba't ibang mga party na bansa na pinupunta ni Mr. President Bongbong Marcos, ay hindi ko na po siya nakikita po, no? Kaya naisip ko na parang hindi sila magkasundo ni First Lady Lisa Araneta, mga ka-action, no? Siguro kung halimbawa may tampuhan o may galit-galitan silang dalawa, hindi na lang nila pinapublic. Ngayon, dumapo po tayo, mga ka-action, sa itong mga DDS, mga ka-action. Kasi gusto nilang parang pababain o patalsikin ito si Mr. President Bongbong Marcos. So, kung itong dalawa na si First Lady at saka si Senadora Aimee Marcos, kung halimbawa man may tampuhan o galit-galitan, sa tingin ba natin, mga ka-action, pabayaan ba ni Senadora Aimee Marcos si Mr. President Bongbong Marcos? Siyempre, suportado niya pa rin yan. Kahit may halimbawa man, kahit may tampuhan sila ni First Lady Lisa Araneta, hindi niya yan ikakatuwa kung mangyari na halimbawa matanggal sa bilang pinuno si Mr. President ng ating bansa. Siyempre, suportado pa rin yan ng kapatid. Magkapatid yan, di ba? So, dumapo po tayo dito, mga ka-action, sa kanyang naging pahayag nga po, mga ka-action. I think napanood nyo po ito, no? Pero ginshare ko lang po ito sa inyo at magbigay lang po ako ng sarili kong opinion, no? Ito po ay tungkol nga po sa Maharlika Investment Fund na minamadali. At iilan na sa mga senador, mga ka-action, ay may agam-agam nga po sa nasabing investment. At isa na nga po dito si Senadora Aimee Marcos na tutol siya sa pagmamadali ng Maharlika Investment Fund. Pakinggan po natin ang voiceover ng kanyang payam. Sa kabila ng utos ng Pangulo na madaliin ang pagpasa ng Maharlika Investment Fund Bill, may agam-agam pa rin dito ang ilang senador. Kabilang po dyan ang mismong kapatid ng Pangulo na si Senator Aimee Marcos. Ang sabi niya, dapat klaro kung saan kukunin ang pondo. Dapat din daw malinaw ang layunin ng sovereign fund. Hindi rin dapat madaliin ang panukala kahit pa sinetify ito as urgent ng Pangulo. Ako, kung sakasakaling minamadali, hindi ako papayag kasi malaking pera yan. Mababaon ang ating mga anak at hindi dapat minamadali yung ganyan. At saka nga yung problema namin, wala talagang final na language. At ang balita ko, pati yung DOF, may pinapasok pang amendment. Ganyan din ang tingin ni Senator Chis Escudero, lalo't wala raw test of economic viability ang Maharlika Investment Corporation, ang body ng mga ngasiwa sa investment fund. Required daw ito sa 1987 Constitution base sa provision sa pagbuo ng mga government-owned and controlled corporations o mga GOCCs. Ito raw kasi ang magiging basehan kung may kikitain ba talaga ang gobyerno sa naturang investment fund. Kung ito'y kikita nga ba o hindi? Dahil nga sa karanasan natin noong panahon ng Marcelo, ang daming nilikhang GOCC na lahat naman ay nalugi lamang. Sinasabi nila, makakatulong daw ito sa bansa dahil makakagawa ng tulay, ng kalye, ng dam, ng school building at iba mga ospital. Ang tanong ko, ito'y korporasyon. Sabi nila, kikita. Nasaan ang kita ng gobyerno pag nagpagawa sila ng kalye? So yun na po, mga ka-action, mga kakamping, no? Narinig na po natin ang kanilang mga pahayag, no? So narinig nyo na mismo si Senadora Aimee Marcos tutol siya sa pagmamadali nga itong nasabing investment, mga ka-action. Ako po, at tama po yung sinabi ni Senadora Aimee Marcos, kawawa po ang ating mga anak. At mas lalong kawawa po ang ating mga anak, at hindi lang po ating mga anak, pati na po ang ating mga sarili, kapag ma-approve po ang nasabing investment na yan. Kaya para po sa akin,
ako po hindi po talaga pumapayag na maaproban ang ganyang investment dahil wala po yung kasiguruhan. Malaking pera po ang isusugal nila na hindi man natin alam lahat kung yung investment na yan ay mag-boom. Paano na lang po kung malugi ang nasabing investment na yan? No? Paano na po tayo naman ang magsasakripisyo sa pagbabayad? Ang mga anak natin ang magsasakripisyo sa pagbabayad. Totoo po yung kasabihan. Kahit nasa loob ka pa ng tiyan ng nanay mo, ay pagsilang mo, may babayaran ka na. Totoo po yun, mga ka-action, mga kamping. Sa utang po ng Pilipinas na umaabot na ng 13 point something trillion, sa tingin nyo ba, mababayaran yan ng Administrasyong Marcos? Hindi po yan. Huwag po tayong umasa dyan. Mas lalong lulubo yan. Kaya kapag ma-approve po ang nasabing investment, kawawa po tayo, kawawa ang bansa. Malugmok talaga ito sa kahirapan. Totoo po yan, mga ka-action. Kaya mga ka-action, papalapit na po ang paghahatol. Itong siguro sa June to yata malalaman kung approve ba ito ang sinasabing investment. Correct me if I'm wrong ha. Kaya habang wala pang approval na yan, mga ka-action, kung ma-approve ba yan sa Congress o sa Senado, mga ka-action, huwag po tayo titigil na magboses dahil karapatan po natin yan. Magboses po tayo, mga ka-action, mga kakamping, na sana huwag na huwag ma-approve ang nasabing investment na yan. Kasi kawawa po tayong lahat. So yun lang po, mga ka-action, mga kakamping. Thank you for watching. Have a good day.